so ngayon ang gagawin naman natin is kung natapos na tayo sa visa ating DNS, so ang next nating gagawin is yung paglalagay ng ating mga user accounts. Okay. Siyempre, isa pa lang yung gagamitin natin kasi isang PC lang naman yung kailangan natin. So, click natin yung start. Then, punta tayo sa administrative tools. Click natin siya. Then, nakikita niyo yung active directory user and computers. So, click lang natin yan. So, may kakaroon tayo ng panibagong screen. Meron tayo, ito nakikita niyo yung DNS. Yan yung cdsgacss.com. Okay. So, click natin yan. Yan. Meron tayong build, may built-in, computer, domain controller, foreign security, manage, users. So, para mas maganda, hiwalay natin yung gagawin natin. So, right-click natin yung CDSGA. Then, click natin yung new. Then, hanapin natin yung OU o yung tinatawag ng organizational unit. Ito yun. So, kung sa akin, click mo yan, ilagyan kayo parang, ito yan. Ito ay mga OU or organizational unit. Okay? Para panibago. For example, ito, CSS NC2. Yan. So, yan yung ating panibagong folder or pinakalalagyan. Yan. Ito yung OU natin. So, din sa loob ng OU na to, yung CSS NC2, right-click natin yan, then click natin yung new, then mag-create tayo ng user. So, dito, pwede na tayo maglagay. Nice. So, pangalan ko na lang para dito tayo malito. Okay. Mark Luna. Hinatayin ko pwede yung mark. So, Mark Luna, DMTV. So, next natin is, dito, tatayin natin yung admin123, yung password natin. Admin123, admin123. Kaya nga sabi ko kanina, one password na lang para di ka malito. Okay. So, dito, sa unang part, normally, user must change password at next logon. Kung corporate yan or company, normal, no, tama lang na gawin mo na user must change password at next logon. So, ibig sabihin, for the meantime, binigyan mo siya ng sariling password. Pero after nung next login niya, siya yung maglalagay ng password niya. So, for personal din, para security niya rin sa kanya, na hindi na sure siya na hindi mo magagalaw yung account niya. Okay. Pero sa atin, mabilis at hindi tayo magka-lito-lito. Normal na ginagawa is user cannot change password. So, ibig sabihin kung anong nilagay ko dito, yun yung mismong magiging password niya. Then, password never expire. Okay. So, ibig sabihin, pag password never expire, yung password na to, palaging yan na lang yung gagamitin niya. Hanggang sa matapos yung kanyang contract doon sa company kung saan magagamitin. Okay? Pwede mo rin dito sa part na to, pwede mo rin i-disable yung user na ginawa mo. Okay? Account disabled. So, kahit anong login niya, hindi makakapasok doon sa server mo. So, next natin. So, finish. Meron tayo dito. Ito na lumabas. So, double click natin. Punta tayo sa account. Makikita mo ito yung logon. Okay. Tapos, ito yung unlock account. Pwede mo dito i-click yung account is disabled. So, marami kang pwedeng gamitin dito or i-check para mas maging secure or mas kung anong maging gusto mong settings sa yung network. Okay, sa server mo. Pero ito ay per user ha. Hindi po yan isa lang. Kung anong ginawa mo rito, hindi yan nag-aka-apekto sa ibang users. Okay? So, okay natin. So, meron tayong user. Next natin gagawin is, gagawa naman tayo sa susunod na video ng ating, for example, pwede ka pang mag-create ng isa pang user account. Ganun lang, babalik ka lang ulit dito, start, account, Active Directory User and Computers, or dito ka pumunta, click mo yan. So, for example, dito, yan, kinlik ko. Balik ako CDSA, there's no need na gumawa ka pa ng OU kung isang group lang naman yung gagamitin mo. So, dito ka lang sa CSSNC to right, click mo lang siya, new, create user lang ulit. Okay? Then, makagawa ka ng panibagong user. Okay?
Then yung user po, para lang sa kaalaman ng karamihan, kahit anong PC po yung gamitin mo, basta yung username at yung user logon name ang ginamit mo, yung physical na computer, okay, wala yung ano, walang count yun. Okay, for example, ang gamit mong PC is gamit ni PC 1 or ni user number 1. Okay, nasira yung PC mo dahil ikaw si user number 2, nasira yung PC mo. Pero may gagawin ka or may kukunin kang file sa computer mo. Okay, there's no need na iparepair mo yung PC mo. Punta ka lang sa isang PC na connected dun sa network o yung sa CDSGA CSS. Okay, log in mo lang yung account mo. Then automatically yung mga sinave mong file nandun kasama. Okay? So, ito lang yung part na yun na. So, yan yung pag-add ng isang user.